Noong minsang ako'y magbakasyon sa probinsya ng Aklan, hindi ko maiwasan balikan ang isang libingan sa likod ng bakuran ni natatay. Matagal na ako nagtataka at napapaisip kung sino o ano ang nakalibing dito. Sa tuwing magtatanong at babanggitin ko ito kay tatay, ang lagi lamang niyang sinasagot ay hindi ko na dapat pang malaman at lumayo ako sa naturang libingan. Sinunod ko naman iyon, Kuya Barry, mula noong bata pa ako, pero ngayong lumaki na ako, nagkaroon ng sariling pamilya at may sapat ng kakayahan, inalam ko kung ano ba talaga ang nakalibing dito at ano ang inililihim sa akin ni tatay. Pagsapit ng dapit hapon, habang wala ang aking tatay dahil namimili sa aming bayan, sinimulan ko ang aking paghuhukay. Ilang minuto lamang, isang matigas na bagay ang natamaan ko kaya't mabilis ko itong binungkal. Ilang sandali, tumambad kaagad sa akin ang kahon na gawa sa kahoy. Nabubulok na ang ibang bahagi nito at halos mangitim na nga. Marahil dahil sa matagal na itong nakalibing dito. Noong buksan ko, isang mahabang punyal ang naroon at isang kwintas na tila may hugis pangil sa dulo nito. Nagtataka pa man, marahan ko iyong dinampot at nang mahawakan, isang malakas na bultahe ng kuryente ang dumaloy mula sa kwintas patungo po sa akin. Ilang segundo lang, bumagsak ang katawang ko sa libingan na hinukay ko bago nandilim ang aking mga paningin. Nakita ko pa nga si tatay na nagmamadali akong kunin at buhatin. Pagdilat po ng aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa sofa na nasa sala ni natatay. Diretso siyang nakatingin sa akin at ramdam na ramdam ko ang pinaghalong pag-aalala at galit sa kanyang mukha. Napalunok ako ng aking laway at saka tinanong kung ano nga ba ang mga bagay na nakita ko at bakit ganoon ang nangyari. Ayoko mang hukayin pa at balikan ang nakaraan, pero dumating na ang araw na kinatatakutan ko, anak, ang malaman mo ang tungkol sa mga gabunan. Paunang sabi ni tatay sa akin. Magandang araw po, Kuya Barry. Ganoon din sa lahat ng taga-suporta ninyo ng inyong YouTube channel. Nais ko pong magpakilala. Ako nga po pala si Felipe. Ako po ay tubong Aklan. Minsan nang naninirahan at lumaki sa tahanan ng aking tatay na itago na lang po natin sa pangalang Armando para sa kanyang seguridad at kaligtasan. Gaya po ng aking unang nasabi sa liham, ilang bagay po ang natuklasan ko sa isang libingan na nasa likod ng aming bakuran. Ayon kay Tatay Armando, ganitong kasaysayan ang naganap noon. Taong 1971, sa isang malayo at liblib na lugar na matatagpuan po sa kasalukuyang probinsya na kung tawagin ay Aklan, naninirahan si Armando kasama ang kanyang ama na si Eduardo. Kabilang ang kanilang pamilya sa samahan ng mga tawaging malikapkap. Isang malaking grupo po ito kung saan napapabilang ang mga manggagamot, mga albularyo, antingero at iba pang pumupuksa sa mga masasamang elemento kagaya na lamang ng mga aswang, lamang lupa, kulam at barang. 20 taon noon si Armando nang simulan ng kanyang ama na siya ay hasain at ituro ang mga bagay-bagay o kaalaman sa kanya. Nang matutunan, huling pagsubok ang dapat nitong malaman at matuklasan. Ito ay ang tungkol sa mutya na talaga namang mailap, namimili at hindi basta-bastang nakukuha. Ama, ano pong mutya naman po ang nararapat sa akin? Tanong ni Armando. Sa ngayon, hindi ko pa alam, anak.
Maraming mutya kasi ang maaari mong hanapin, subalit kung ito ay hindi para sa iyo, hindi talaga ito magpapakita. Hintayin mo lamang ang tamang pagkakataon. Tanging naging tugon ng kanyang ama dito. Tumango naman si Armando, pero dahil hindi mapakali at tila nasasabik sa sinasabing mutya, naglakbay siya sa maraming lugar, baryo, kabundukan at maging sa karagatan. Subalit sa lahat ng mga sabi-sabi na mayroong mutya sa pinupuntahan, hindi siya kailanman nagtagumpay at wala siyang naiuwi kahit ni isa. Natatawa at napapailing-iling na lamang ang kanyang ama rito. Hanggang isang araw, isang masamang balita ang kumalat. Isang mataas at malakas na uri ng aswang ang kumakalat sa aklan. Tinatawag nila itong mga gabunan at ayon sa mga sabi-sabi, may kakayahan ng mga ganitong uri ng aswang na magpalit ng anyo kahit maliwanag pa ang paligid. Malakas din daw ang mga ito kahit nakasilip pa ang haring araw at kapag kasasapit naman ang gabi, hindi sila mapipigilan. Nagkaroon ng malawakang pagpupulong ang samahang malikapkap kung saan tinatalakay nila ang planong pagpaslang sa mga gabunan. Inilapag nila ang mga suwestiyon at mga paraan kung papaano maiisahan ang ganitong uri ng mga aswang. Inihanda rin noon ang mga agimat, mga anting-anting at mga mutya. Ngunit sa hindi inaasahan, ang isa pala sa mga miyembro ng malikapkap ay huwad. Sa ibang katawagan, espiya o kasamahan ng mga gabunan. Isang gabi, habang natutulog ang mga malalakas na kasapi, isa-isa iyong pinagpapaslang ng mga aswang na gabunan. Dahil hindi naging handa at walang dasal o orasyon na naiusal, nalamangan at naisahan sila. Nang ang ama na ni Armando ang papatayin, nagising ito at nagamit kaagad ang daladalang mutya. Sinubukan pa niyang lumaban gamit ang kakayahan at lakas, pero dahil naunahan na sila, hindi siya nagwagi. Mabilis itong tumakas habang kasama ang anak na si Armando. Nagpumilit pa ang binata na bumalik at tulungan ng kanilang mga kasamahan, pero huli na raw at baka pati sila ay mawala sa mundong ibabaw. Nang makarating sa isang ligtas na baryo, napaluha na lamang ng biglaan itong si Eduardo. Hindi niya kasi inaasahan na ganoon katalino at kalakas ang mga gabunan. Hindi niya inaakalang mauubos at mawawasak ang samahang malikapkap sa kanilang lugar. Sa bandang gilid naman, nagpipigil ng kamao at galit na si Armando. Ipinangako niyang babalik siya at uubusin din ng lahi ng mga gabunan. Hindi natin sila kaya. Wala na tayong magagawa pa, anak. Wika pa noon ng kanyang ama. Ama, hahanap ako ng paraan. Ipahiram mo sa akin ang mutya mo at ako na ang papatay sa kanila. Nang kukunin na ni Armando ang kwintas ng ama, wala na roon ang mutya nito. Mukhang naiwan o nawasak ito sa naganap na labanan. Wala siyang magawa kung hindi ang maiyak na lamang at mapasigaw sa galit. Kasabay noon ang bigla ang pagbuhos ng ulan at pagkidlat ng malalakas. Habang nakatanaw sa kalangitan at sinasalo ng mukha ang buhos ng ulan, isang maliwanag na bagay ang natanaw niya. Sinundan niya iyon ng tingin at bumagsak ito kung saan. Napatingin siya sa ama at alam niya ang ibig sabihin ng mga titig nito. Ang bagay na iyon ay hindi basta-basta. Ang bagay na iyon ay isang malakas na uri ng mutya.
ang mutya ng kidlat. Usal ng kanyang ama. Mabilis namang tumayo si Armando at tinungo kung saan bumagsak ang bagay na iyon. Lalong lumakas pa ang pag-ulan, pagkidlat at paghampas ng malalamig na hangin. Halos liparin na siya at hindi makita sa magubat na dinadaanan. Nanatili siya sa tindig at kahit mabagal, pinilit niyang puntahan at hanapin ang hinala nila ay mutya. Pagdating sa isang kakahuyan, nakita niya ang nagbabaga pang katawan ng isang puno. Tila nasunog iyon dahil sa pagbagsak ng isang bagay o pagtama ng kidlat. Binasa niya ito ng tubig at nang mawala ng usok, tumambad sa harapan niya ang puting-puting bagay. Tila hugis po iyon ng isang pangil na may kahabaan. Nakatusok ito roon. Nang hahawakan na niya, naalala niya ang bili ng ama. Ang pagtanggap sa mutya ay nangangailangan ng malakas na orasyon. Bukod doon, ang pagtanggap ng ganitong bagay ay maaaring humingi ng mabigat na kapalit. Ilang sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Malakas man ang ulan, ibinuhos niya ang atensyon sa orasyon na itinuro ng kanyang ama. Matapos, dahan-dahan niyang kinuha ang mutya. Nang tuluyang mahugot sa pagkakatusok, isang matalim at malakas na kidlat ang biglang dumaan. Nang lingunin niya ng mabilisan, nakita niyang tumama iyon sa direksyon kung saan siya nang galing kanina. Mabilis pa sa alas 4 ang pagtakbong ginawa ni Armando. Pagdating doon, muli siyang napaluhod nang makita ang sunog, nangangamoy at umuusok pang bangkay ng kanyang ama. Ito ang naging kapalit ng mutyang hawak-hawak na niya ng mga sandaling iyon. Nanginginig siyang lumapit sa katawan nito. Lumuluha niyang kinuha ang may kahabaang punyal na nasa tabi nito at nangakong ipaghihiganti ang ama pati na ang samahang inubos ng mga gabunan. Lumipas ang mga araw, puno pa man ng pagluluksa, pangungulila at galit, naghanda itong si Armando. Muli niyang inalala ang lahat ng mga itinuro ng kanyang ama. Ilang linggo rin ang ginawa niyang pananahimik at pagmamasid. Hanggang sa mapansin niya ang grupo ng kalalakihang nanggugulo sa baryong pansamantala niyang tinutuluyan. Hinahampas ng mga iyon ang bawat lalaban. Pinagbabantaan ang bawat tao na hindi susunod sa kanila. Kinuha ng mga iyon ang mga pagkain, kagamitan at kayamanan na nanaisin. Hanggang ang isa sa mga iyon ay mapadpad sa kubong kinalalagyan ni Armando. Tinutukan sila nito ng isang matulis na bagay at nagbantang papatayin ang dalawang matandang kasama niya kapag ka walang naibigay na kahit na ano. Sa galit, tumayo si Armando at agad niya iyong sinuntok. Sa hindi inaasahang lakas at bilis, tumalsik ang lalaki at nawalan kaagad ng malay. Napatingin tuloy si Armando sa kanyang mga kamao. May kakaiba siyang nararamdaman. Nagmaalala, hinawakan niya ang kwintas kung nasaan ang mutya ng kidlat. Agad naman siyang nagpatulong sa dalawang matanda na itali ang lalaki at lagyan ng takip ang bibig upang hindi makasigaw. Nang tuluyang makaalis ang mga kasama nito, nagplano siya ng gabing iyon. Nagkamalay na ang lalaki. Nang tanungin ito ni Armando tungkol sa ano ba ang balak nila, kung bakit nanggugulo sa mga baryo, nagalit ang lalaki. Maya-maya, kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata ang paglabas ng mahahabang balahibo nito sa kanyang katawan.
Nagbago rin bigla ang boses nito at galit na nagpupumiglas upang makawala sa pagkakatali. Inilabas naman ni Armando ang punyal na galing sa kanyang ama. Itinutok niya iyon sa liig ng lalaki at binantaan na kapagkatuluyang siyang magbago ng anyo at maging isang aswang, hindi siya magdadalawang isip na kitilan ito ng buhay. Dahil sa mga narinig, naiinis na muling naging taong anyo ang lalaki. Muling nagtanong si Armando kung nasaan ang kanilang kuta o lugar na pinanggagalingan. Nag-aalinlangan pa ang lalaki, pero nang dahan-dahang sugatan ni Armando ang liig nito, nagsalita at nagsabi iyon ng katotohanan. Nang makuha ang sapat na impormasyon, tuluyan na niya itong pinatay sa pamamagitan ng paghiwa sa liig nito. Naroon naman ang dalawang matanda na nag-aalala pa rin para sa kanya. Alam na kasi ng mga ito ang buong pangyayari sa angkan at ama ng binata, kaya pinatuloy nila ito sa kanilang munting tahanan. Ilang sandali, nilikom ni Armando ang dugo ng gabunan na kanyang pinaslang. Pagsapit ng madaling araw, naghanda na siya ng mga kakailanganin. Matapos, ipinahid niya ang dugo ng aswang sa likod ng kanyang batok, mga siko, mga tuhod at pinakahuli sa kanyang bandang dibdib. Paraan ito upang hindi malaman ng matatalinong gabunan na siya ay hindi nila kauri. Nilakbay niya ang masukal na kagubatan. Tinawid niya ang may kalalimang ilog at ilang oras na paglalakad. Narating niya ang isang baryo. Doon napagmasdan niya ang tila mga ordinaryong mga tao. Pero sa likod ng mga pagkatao ng mga ito ay tunay na mga aswang. Itinago niya ang patalim at kwintas sa loob ng kanyang damit. Nag-obserba siya. Nagmasid at napansin ang mga pamilyar na muka ng mga kalalakihan. Ito ang mga kasamahan ng aswang na napatay niya. Susugo na sana siya, pero isang bata ang biglang kumalabit sa paanan niya. Patpatin nito at ang tingin niya, nasa 3 o 4 taong gulang pa lamang ito. Nang lingunin niya, nakaabot ang kanang kamay nito na tila nang hihingi ng kung ano. Dahil likas na maawain, inilabas niya sa lalagyang tela ang natitirang pagkain at iniabot ito sa bata. Hinimas pa nga niya ito sa ulo bago magpasyang umalis sa naturang baryo. Noong makita ang malapad na bato, napaupo siya roon at napahawak sa kanyang ulo. Ngayong nakita na niya ang pugad ng mga gabunan at may pagkakataong makaganti, saka pa siya tuloy nag-alangan lalo na nang makita ang batang lalaki. Musmus pa lamang ito at tila walang kaalam-alam sa angkan na kinabibilangan. Kung uubusin niya ang lahi ng mga naroroon, parang wala rin siyang pinagkaiba sa mga aswang na tumapos sa mga kasamahan at ama niya. Nag-isip siya at halos oras ang itinagal noon. Hanggang sa magpasya siyang wag na munang sumugod ng basta-basta. Ang ginawa niya, inunti-unti niyang ubusin ang mga gabunan. Sa unang araw, nakita niya ang pagbabalik ng mga kalalakihan sa baryong pansamantalang tinutuluyan. Hinahanap ng mga ito ang kanilang kasamahan na mukhang napansin na nilang nawawala. Magkita-kita tayo sa paanan ng bundok. Naroon ang kasama ninyo, sabi ni Armando sa mga ito. Gagawin niya iyon upang walang madamay sa patayang magaganap. Pagsapit ng dapit hapon, naroon na si Armando. Nang marinig niya ang mga yapak na paparating, iniharap niya ang sarili doon. Doon napagmasdan niya ang halos nasa 10 kalalakihan
na tila papalapit sa kinalalagyan niya. Nang ilang metro na lamang, huminto ang mga iyon at tinanong kung nasaan na ang kasama nila. Mula sa lupa, pinulot ni Armando ang isang sako. Binuksan iyon at mula sa loob, hinila ang pugot na ulo. Ito ang ulo ng aswang na pinatay niya at kasamahan ng mga lalaking kaharap niya ngayon. Nagulantang ang mga ito at makikita ang galit sa mukha. Ilang sandali bago maganap ang labanan, inihagis pa ni Armando ang ulo sa harapan ng mga lalaki. "Walang ya, magbabayad ka!" Sigaw ng isa sa mga lalaki at kahit papalubog pa lamang ang araw, nagbago ang anyo ng mga ito. Mula sa pagiging normal na mga tao, nagkaroon ng mga ito ng makakapal na balahibo. Nagbago rin ang wangis at naglabasan ang matatalim na mga ngipin, kuko at sabay-sabay na yumuko. Ilang sandali, tumalon sila papunta sa kinalalagyan ng binata. Naghanda naman si Armando at mula sa ilalim ng damit, hinugot niya ang mahabang patalim. Bago pa siya masunggaban, naiusal na niya ang isang makapangyarihang orasyon. Dahil doon, tila napahinto ang mga gabunan at nakaramdam ng kakaibang pangangati sa kanilang katawan. Napakamot ang mga iyon sa katawan na dahilan upang masugatan din ang sarili dahil sa mahahabat matutulis na mga kuko. Ilang minuto muli silang humarap kay Armando at sinugod. Ngunit dahil sa kakayahan na mayroon ang mutya ng kidlat, naging mabilis ang pagkilos ng binata. Naiwasan niya ang mga pagsugod at gamit ang patalim. Isa-isa niya iyong pinagpapaslang sa pamamagitan ng paghiwa sa liig ng mga ito. Nagtalsikan ang sariwa at masangsang na dugo sa buong paligid. Walang may nakadaplis man lang kay Armando. Walang nakasugat o walang nakalapit upang siya'y masaktan. Nang isa na lamang ang natitira, pagapang iyong lumayo sa binata. Marami itong saksak sa buong katawan. Nanghihina at nagmamakaawa na huwag siya nitong paslangin. Ngunit puno na ng galit at paghihiganti ang binata. Inapakan niya ito sa likuran at saka hinila ang buhok, dahilan upang mapatingala ito. Inilapat ni Armando ang talim ng sandata sa liig nito at saka nagturan. "Uubusin ko kayo, gaya ng pag-ubos ninyo sa mga kasamahan ko." At gamit ang lakas, hiniwa niya ang liig nito. Matapos ay naghukay siya ng malalim at doon itinapon ang mga bangkay na mga napaslang niyang gabunan. Nang matakpan niya ito, muling bumuhos ang malakas na ulan. Dahil doon, naalala niya na naman ang pagkamatay ng kanyang ama. May galit, hinagpis, ngunit ang konsensya ay nangingibabaw sa kanya. Napapatanong siya, kasalanan niya ba o sa paghahangad na maaganti ay kasalanan talaga ng mga gabunan? Inisip na lamang niya, kailangan niyang matapos ang bagay na ipinangako niya. Nang pabalik na siya sa tinutuluyang baryo, nakita niya ang makapal na usok na nagmumula roon. Halos magdilim ang kalangitan at paligid dahil doon. Nakaramdam siya ng kaba at sinabing sana mali ang iniisip niya, pero bigo siya. Dahil pagdating doon, nakita niyang naging abo na ang bawat tahanan sa baryo. Walang natira at ang iba ay nagbabaga pa. Sa pinakagitna, nanginginig siyang lumapit. Doon ay natagpuan niya ang tumpok na mga bangkay na mga taong nakatira doon. Bata, matanda, lalaki at maging mga babae
ay inubos ng mga gabunan. Tila naging pangalawa iyong trauma sa kanya. Nang makita niya rin ang bangkay ng dalawang matanda na nagpatuloy sa kanya, napasigaw na siya ng malakas at napuno ng galit ang kanyang pagkatao. Doon, naging buo na ang desisyon niyang wala nang ititira sa mga gabunan. Pagsapit ng madaling araw, pinasok niya ang pugad ng mga aswang. Ang bawat lalapit, mapalalaki man o babae, ay pinagpapatay niya. Wala na siya sa kanyang sarili, ang gusto na lamang niyang gawin ay ang ubusin ang mga ito. Halos magliwanag ang mutya ng kidlat na suot-suot niya at ang bawat tinatamaan ng hawak na patalim, nanginginig at nalalagutan ng hininga. Ang mutya ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ng bilis at tila mas pinapatindi pa nito ang galit na nararamdaman niya. Nakapagbago pa ng anyo ang ibang gabunan, subalit ito ay hindi naging sapat. Ang bawat susugod at magbabantang siya ay sunggaman o patayin ay agad na bumabagsak. Sa bawat pagwasiwas ng kanyang sandata ay siya namang pagtalsik ng sariwang dugo at pagbagsak ng katawan na wala ng buhay. Habang ginagawa iyon, naalala niya ang malikapkap, ang ama, pati na rin ang baryong tinuluyan niya. Napapasigaw siya, nangingiyak. Nang lumapit ang isa sa mga gabunan, hinawakan niya ito sa kaliwang balikat at itinaraksat niya nito ang patalim. Matapos iyon, inihagis niya at dahil sa lakas na taglay, tumilapon iyon papalayo. May lumapit at humawak sa likuran niya, ngunit mabilis siyang umikot at sinaksak iyon sa liig. Nang hindi mapansin ang isa pang matandang gabunan, sinunggaban siya nito at nagpaikot-ikot sila sa lupa. Nang mapahinto, nakadagan ito sa kanya at pilit siyang pinagkakalmot sa buong mukha. Mukhang may kalakasan ang ito dahil sa katandaan, ngunit hindi na ito hinayaan pa ni Armando na masugatan pa siya. Gamit ang kakayahan at lakas, itinulak niya iyon. Nang muli itong pasugod, isang malakas na sipa naman ang pinakawalan ng binata. Dahil doon, tumalsik ang matandang aswang. Agad niya itong nilapitan. At habang nakatalikod at nakaluhod ang matanda, hinatak niya ang dalawang mga kamay nito at binali iyon. Napasigaw ito sa sakit at dahilan upang ang mga natitirang gabunan ay sabay-sabay silang muling sugurin. Maririnig sa mga ito ang nakakatakot na mga ungol, ngunit nanatiling nakatindig lamang ang binata. Sa bilis at lakas na ibinibigay ng mutya mula sa kidlat, isa-isa iyong pinagpapatay. Saksak dito, saksak doon, suntok dito, sipa roon. Lumipas ang ilang sandali at sa wakas, mukhang tapos na ang patayan. Nagkalat ang napakaraming bangkay at ang sigawan, iyakan, pag-ungol at ingay ay naglaho na. Napalingon lamang siya sa isang bahay kubo nang mapansin ang lalaking aswang na tila hinaharangan ng pintuan ng tahanang ito. Ito na lang ang natitira sa pugad ng mga gabunan. Lumuhod ito at tila nagmakaawa. Pakiusap! Ako na lang! Huwag ang anak ko! Pakiusap! Usal ng lalaki sa harapan ni Armando na galit pa rin. Sabihin mo yan kapag kapatay ka na at nasa impyerno. Galit na sabi ni Armando. Tila naging bingi ang binata sa iba pa nitong mga sinabi at pagmamakaawa dahil ilang saglit lamang sinaksak niya ito at hiniwa rin sa liig. Nalagutan ito ng hininga at siya namang pag-iyak ng isang batang
nasa loob ng tahanang kanina ay hinaharangan ito. Sinipa ni Armando ang pintuan at doon tumambad sa kanya ang batang lalaki na umiiyak. Nakasiksik sa isang sulok at yakap-yakap ang isang unan. Napagtanto niyang ito yung batang kumalabit sa kanya noong unang araw niya sa baryong iyon at nang hihingi ng makakain. Pasensya na, wala akong ititira sa angkan mo. Sabi ni Armando saka iniangat ang mahabang patalim. Doon, mas umalingaungaw ang mahabang iyak galing sa bata. Kuya Barry, ito ang naging huling salaysay ni Tatay Armando sa akin tungkol sa nangyari sa nakaraan. Kung ano ang naganap sa kanyang pinanggalingan, sa mga kasamahan, sa kanyang ama at ang pag-ubos niya sa mga gabunan. Matapos daw ang madugong araw na iyon, nagpasa siyang magkaroon na rin ng katahimikan para sa kanyang sarili. Pinili niya pong talikuran na lamang ang nakaraan at ibaon sa lupa ang masasakit na alaala. Sa isang kahon, inilagay niya roon ang patalim at ang mutya ng kidlat. Naghukay at ibinaon sa ilalim ng mahabang panahon bago ko ito makita muli. Nag-asawa siya, nagkaanak at isa po ako sa mga iyon. Ang ipinagtataka ko lamang po Kuya Barry, bakit hindi ito ikinuwento ni Tatay Armando noon? Pakiramdam ko, may kulang pa sa mga naging salaysay niya. Kaya naman noong matapos ang usapan namin tungkol sa patalim at mutya, nagpa siya akong pahabain pa ang pagbabakasyon sa kanila. Nagtanong-tanong, nag-imbestiga, ngunit kahit kay nanay ay wala akong nakuhang kasagutan. Hanggang sa ang nawawalang pahina ng aming buhay ay natagpuan. Nabuklat at dahil doon, napag-alaman ko po Kuya Barry ang buong katotohanan. Nitong nagdaang bagong taon, isiniwalat sa akin ng aking ama ang buong kwento at kasaysayan. Anak, aminin ko, ikaw ang batang gabunan na muntik ko na noong patayin, na muntik ng tuluyang umubo sa lahi nila. Pero nang marinig ko ang walang katapusan mong pag-iyak, may naramdaman akong kakaiba. Yung galit, yung paghihiganti at iyong pag-asam ko ng hustisya, lahat iyon anak ay nawala. Napalitan ng pag-asa at ang pag-asang iyon ay ikaw, Felipe. Kuya Barry, hindi ko maiwasang maiyak dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman, pero nanguna pa rin sa akin ang awa at pagmamahal. Doon, niyakap ko po ng napakahigpit si Tatay Armando. Nagpasalamat ako sa pag-asa at pagkakataon na ibinigay niya para sa akin. Sa pagmamahal, sa pag-aaruga at pagpapalaki sa akin ng maayos na malayo sa totoo kong pinanggalingan. Nangako po ako sa kanyang hindi ko susundan ang yapak ng aking angkan. Hinding-hindi ko sila gagayahin. Hindi ko sila tatanawin at hinding-hindi ko na muling huhukayin pa ang matagal nang nakalibing na nakaraan. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Felipe. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Sa isang parte sa Mindanao, taong 1981, ay may isang baryo doon na hindi pa sibilisado.
tanging lampara lamang ang nagsisilbing ilaw sa bawat tahanan nang mabibilan mo kung iilan lang. Bawat tahanan sa bayang iyon ay halos tag-iisang kilometro ang layo. Kaya naman, maiisip mo na lang na kakaunti na nga lang sila'y ang lalayo pa sa isa't isa. Sa panahong iyon, napili po ako na pumunta sa lugar na iyon para sa isang proyekto naming panatilihing malusog ang mga kabataan at mamamayan. Sa panahong iyon, kalabaw pa lamang ang sinasakyan para makarating ka sa bayang iyon. O di naman kaya'y mula sa Purok Tres ay lalakarin mo iyon nang higit kumulang sa 2 oras at kalahati. Kuya Barry, nagpasya na lang akong lakarin ito. Masyado pang magubat ang lugar sa panahong iyon. At sa mga panahong iyon, Kuya Barry, ako po ay 22 taon pa lamang. Ako ay tubong syudad sa parteng Mindanao na inatasang magtungo sa bayan sa isang probinsya para sa proyektong hindi ko naman tinanggihan. Habang naglalakad ako'y maraming mga bagay akong iniisip. Maraming bagay ang tumatakbo sa aking utak. Mapanganib ang napili kong landas. Alam ko po yun sa simula pa lang. Dahil hindi naman ako sanay sa ganitong uri ng lugar, hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng katahimikan ng bayan. Bali-balita noon na laganap ang mga mababangis na hayop sa lugar na iyon. Kaya naisip ko lang na papaano nakayanan ng mga taga roon ang ganoong klaseng pamumuhay. Naiisip ko din na papaano kung may makasalubong akong isang mabangis na hayop, sino ang tutulong sa akin dahil wala akong alam patungkol sa mga ganitong uri ng hayop. Nakarating ako sa isang sapa na sira ang tulay. Nakalubog na ito sa tubig at ang tangi mo lang gagawin ay ang lakasan mo lang ang iyong loob para makatawid ka at hindi ka madulas. Medyo may kalakasan pa ang tubig. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ito ang panahon para umatras. Dahil sabi ng mga tao sa Purok Tres ay ito na ang palatandaan na narating ko na ang bayang aking sinadya. Bumaba na ako't dahan-dahang binaybay ang tulay. Marahan kong pinadaustos ang paa ko para malaman ko kung saang parte ang karuktong ng nawasak na tulay. Hindi ko alam kung papaano ito nawasak at papaano nila nagawang tawirin ito sa araw-araw. Noong makatawid na ako mula sa buwis buhay na tulay, umakyat pa ako bahagya sa pangpang kung tawagin dito sa baryong ito. Noong makaakyat ako'y natanaw ko ang isang malawak na kaparangan. Maganda at matiwasay ang bayang ito. Ang sarap sa pakiramdam na sa likod ng mga kagubatan ay isang magandang kaparangan na sagana at hitik sa bunga ang mga palay. Sinimulan ko ulit ang maglakbay. Mga kalahating oras ko ding binaybay ang pilapil at muling tinahak ang kagubatan na mayayabong at matataas ang mga puno. Hindi ko na alam kung anong oras na noon, Kuya Barry, at naramdaman ko na ang pagkalam ng aking tiyan. Nagpasya akong magpahinga sa isang malaking puno. Naupo ako't binaba ko muna ang aking daladalang bag at sinimulang buksan para kunin ang baon kong tinapay. Naiisip kong tiyak gagabihin ako't napakalayo ng aking nilakad. Kumain na ako nang maalala ko ang bilin sa akin ng matanda na huwag ako paggagabi sa baryo ng dakula at mapanganib. Napailing na lang ako sa isiping kung papaano naging mapanganib ang magandang lugar na ito. Habang abala ako sa aking pagkain,
nagulat ako nang biglang may sumulpot na bata sa tabi ko. Muntik na akong mapatayo sa takot sa kanya. Madungis ang bata. Nasawari ko po ay kanina pa naglalaro sa putikan. Wala siyang tsinelas at napakapayat na akala mo'y walang nag-aalaga. May dala siyang kahoy na may gulong. Nakita ko na ang mga ganitong bagay sa dyaryo na nauuso sa ibang bansa. At kilala ito sa tawag na scooter. Tinanong ko siya kung kumain na ba siya. Ngunit tingin lamang ang tanging sagot niya sa akin. Nailang ako sa mga tingin niyang parang walang buhay. Napatikhim lang ako at muli siyang inalok. Ngunit katulad ng naunay, tingin lang ang tanging niyang sagot. Dahil nawiwirduhan ako sa kanya ay tumayo na ako at inayos ang aking daladalang bag para umalis na sana nang hilahin niya nang marahan ang laylayan ng aking damit. Napatingin ako sa kanya at nagulat akong iniabot niya ang kanyang scooter na kahoy. Tinanong ko siya kung bakit inaabot niya ito sa akin. Ang tanging sambit niya lang ay may mga halimaw kapag gabi. Hindi ko siya maunawaan, Kuya Barry, ngunit wala na akong nagawa kung hindi ang ihatid na lamang siya ng tingin hanggang sa naglaho na siya. Tinignan ko ang scooter na kahoy na kanyang binigay at napapailing-iling na iniwan ito sa ilalim ng isang puno, saka nagpa siya ng umalis. Narating ko na ang aking lugar na sadya. Ang inaasahan ko po ay matutuwa ang mga naririto. Ngunit malayo pa lang ako ay isang masamang tingin ang pinukol nila sa akin. Inisip ko na lamang dahil siguro hindi pa masyadong sibilisado ang mga tao at ang baryo, naninibago sila sa mga taong bago sa kanilang paningin. Binati ko sila at magalang na nagpakilala at ipinaliwanag ko sa kanila ang aking sadya. Ngunit kada bahay na aking mapuntahan ay tila ba hindi nauunawaan ang aking pakay. Noong pabalik na ako, magtatakip silim na noon. Nag-aagawa na ang liwanag at dilim na kung ilan mang saglit ay mamamayani na ang kadiliman sa lugar. Nakasalubong ko ang iilan sa mga taga-baryo. Masaya pa akong binati sila, ngunit isang masamang tingin at nakakakilabot ng ngiti ang kanilang tugon sa akin. Di pa man sila masyadong nakakalayo ay narinig ko ang winika ng isa sa kanila na hindi ko malilimutan. Sinabi niyang mukhang masarap umano ang kanilang magiging hapunan. Makakatikim na naman sila ng laman loob na hindi galing sa hayop. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nanlaki ang mga mata ko, Kuya Barry, dahil mukhang tama nga ang sinasabi ng mga taga-Purok Tres na ang mga naninirahan sa baryong ito ay mga anak ng dilim o mga aswang. Natakot ako, ngunit hindi ako nagpahalata. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad, dala ang takot para sa buhay ko. Iniisip kong hindi dito magtatapos ang aking dapit hapon, kaya nangangatugman ay binilisan ko ang aking paglalakad. Bawat bahay na aking madadaanan ay binabati ko pa rin at magalang na nagpapaalam. Ngunit habang padilim na, ay padilim din ng padilim ang kanilang mga anyo. Bawat ngiti ay nakakahilakbot.
Patuloy lang ako sa aking paglalakad na tila ba hindi na sumasayad ang paa ko sa lupa. Takot at pangamba para sa buhay ko ang aking iniisip na tila ba pinagsisisihan ko kung bakit ako pumarito. Hindi pa masyadong malayo ang aking nilakad. Malayo pa ako sa gupat na aking pinanggalingan. Nagmamadali ako pero pakiramdam ko ay mabagal ang bawat kilos ko. Tila mabagal ang hakbang ng aking mga paa. May pagkakataong tumatakbo na ako sa takot. Habang lakad at takbo ang ginawa ko, ay pakiramdam ko mayroong mga nakatingin sa akin mula sa dilim. Mga matang nagmamatsyag at nagmamasid. Napaisip ako kung sisimulan ko na bang manalangin dahil pakiramdam ko may mga hayop na anumang oras ay manglalapa na sa akin. Binilisan ko pa ang aking lakad dahil pakiramdam ko ay may tumatakbong tila baboy ramo dahil na rin sa uri ng kanyang tunog na nililikha. May pagkakataong malayo ang kanyang tunog at may pagkakataong malapit lang at hindi maganda sa tenga. Sa pagkakataong iyong Kuya Barry, kailangan ko lang iwanan ang bag ko para magaan ang aking pagtakbo. Dali-dali kong tinanggal mula sa pagkakasukbit sa balikat ko habang tumatakbo ng walang lingon-lingon. Ni hindi ko na alintana kung ano ang dinadaanan ko. May pagkakataong nadadapa pa ako sa palayan. Pakiramdam ko ay nasa gitna na ako ng palayan dumaan dahil na rin sa mga butil ng palay na aking nahahawakan. Habang tumatagal, parami ng parami ang tunog at mas tumitindi ang takot ko dahil sa samot-saring tunog na aking naririnig. Sagad sa buto na ang aking panalangin na sana'y makaalpas ako sa bangungot kong ito. At kung makakaligtas ay hindi ko na babalikan pang muli ang lugar na ito. Takbo, dapa at tayo ang ginawa ko. Walang tigil ang aking pagtakbo kahit mapagod na pagod na ako, Kuya Barry. Kasabay ng pag-alulong ng tila aso ay ang pagsabog ng buwan ng kanyang liwanag. Napakaliwanag na akala mo ay umaga na sa sobrang liwanag nito. Napakaganda habang ang kaparangan ay tahimik na nakamasid sa aking buhay na patuloy na hinahabol ng mga anak ng dilim. Paglingon ko sa kaliwa ay may isang taong tumatakbo at nakangising nakatingin sa akin. Sabog-sabog ang kanyang buhok at naglalaway pa. Halos ipikit ko na ang aking mga mata dahil sa takot. Ngunit ang pagdadasal ko ay hindi nahinto. Hindi ako relyosong tao at hindi madasalin. Ngunit sa pagkakataong ito, Kuya Barry, ay natutunan kong tumawag sa kanya. At doon ko napatunayan na mas makapangyarihan ang Panginoong Diyos dahil pangalan pa lang niya ay tila ba nasusunog ang taong halimaw. Akto niya akong tatalunan nang mahawakan niya ang aking kamay. Tila ba napaso siya at naghuhumiyaw. Nasa likod niya ang mga kasamahan niya at tila may sinasabi siya sa salitang hindi ko maunawaan. Napatayo siya at parang asong nais manakmal. Ngunit hindi magawang makalapit na aking ipinagtaka. Paatras ako ng paatras nang makita ko ang pangpang na kanina'y aking dinaanan. Napatingin ako sa kamay ko at napansin kong tila may krus sa palad ko. Dahan-dahan silang umabante habang ako ay inilahad ko ang palad ko dahilan para umatras sila. Hindi ako nagkamali dahil doon kaya sila natatakot. Muli akong tumawid sa tulay.
dahan-dahan. Noong makatawid ako, ay nakita ko pa ang scooter na kahoy. Wala na akong panahong magtanong. Tumakbo na ako at tumakas na sa lugar na iyon. At nang lumingon ako, nakita ko ang bata na may-ari ng scooter. Nakadipa na parang krus habang nasa likod niya ang mga aswang. Napag-alaman kong ang batang may-ari ng scooter ay naligaw lang pala sa lugar na iyon at kinatay ng mga aswang. Ang batang iyon ang nagligtas sa akin. Niligtas niya ang buhay ko. Ilang taon pa lang ang lumipas, Kuya Barry. Ngayon ay 68 taon na ako. Ang pangakong hindi ko na babalikan ang lugar ay tila napako. Bumalik ako matapos ang ilang dekada upang mag-alay ng pasasalamat sa batang nagligtas sa akin. 44 na taon na ang lumipas. Nagbago na ang lugar. Marami na ang nakatira. Ang tulay ay sementado na. Wala na ang dating larawan na una kong nasilayan. Wala na ang mga aswang. Kuya Barry, ako nga pala si Roy. Hanggang dito na lang po ang aking nakakakilabot na kwento. Sana po'y mabasa niyo po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Roy. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Adonis. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol po sa naging karanasan ko noon sa isang inuman sa Karatig Baryo namin. Nagkataon po kasi noon na kaarawan ng anak ng kaibigan kong si Michael na taga roon sa baryong iyon. Nagkita naman kami kaya niyaya niya akong pumunta sa kanilang bahay. Uy, paring Adonis, mabuti naman nagkita tayo dito. Nakangiting wika ni Michael sa akin habang papalapit. Oo nga paring Michael eh, tugon ko sa kanya. Siya nga pala pari, imbitahan sana kita eh, kaarawan ng anak ko bukas. Paanyaya niya sa akin. Hindi naman ako nagdalawang isip, Kuya Barry. Tumango ako bilang tugon. Sige, paring Michael, walang problema. Asahan mo ako bukas. Uwi ka ako sa kanya. Matapos ang usapan naming iyon, nagpaalam naman sa akin si Michael. Nang susunod na araw ngang iyon, kaarawan ng anak nito, mga bandang 3:00 ng hapon noon nang pumunta ako sa bahay nila Michael. Wala naman kasi sa plano ko na umuwi ng gabi noon. Nang makarating ako sa bahay nila Michael ay sinalubong kaagad ako nito. Ayan, paring Adonis, nandito ka na. Mabuti naman nakarating ka rito. Halika-halika, pasok sa bahay. Bungad nito sa akin. Sumunod naman ako sa kanya at pumasok na nga kami sa bahay nila. Binati ko ang anak niya nang makita ko at binigay ko rin ang aking daladalang regalo. Inanyayahan ako ni Michael na kumain, kung kaya't hindi na ako nag-atubili pa dahil gutom na rin ako nung mga panahong iyon. Habang kumakain ako noon, kinakausap pa rin ako ni Michael. Hindi naman kasi gaanong marami ang bisita nila ng mga panahong iyon. Paring Michael, hindi sana ako magtatagal dito dahil uuwi ako bago mag 4:00 ng hapon. Saad ko kay Michael nang matapos akong kumain. Napatingin naman ito sa akin at makikitaan ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Pare naman, sayang naman. Paring Adonis, may inuman pa kasi tayo mamaya. Hinihintay ko lang kasi sana yung pina-order kong adobong paanang baboy. Alam mo na, paborito ni Mrs. yun. Kaya dinamihan ko na para may pulutan na rin tayo sa inuman natin.
mahabang salaysayin ito. Pero kung uwi ka na, ayos lang naman. Dagdag pa nito. Napailing naman ako habang nakangiti. Sige na nga pare, hindi na muna ako uuwi. Makikipag-inuman muna ako sa'yo. Basta, kapag nalasing ako ay dito ako matutulog. Biro ko sa kanya. Ayun, ayos. Oo ba, walang problema yun. Nagtawanan pa kami dahil sa sinabi niyang iyon. Dahil nga roon Kuya Barry, hindi na muna ako umuwi. Mga bandang alas 4 noon, dumating na nga ang pina-order ni Michael na adobong paa ng baboy. Wow, eto na nga. Siguradong masarap ito kaya magugustuhan ito ng asawa ko. Sabik na wika pa noon ni Michael. Inilabas din niya ang alak at sinimula na ang inuman. May mga kasama rin kaming mga bisita noon. O pre, kukuha muna ako ng adobo ha, para sa ating pulutan. Paalam ni Michael sa amin. Naiwan naman kami noon habang nag-uusap. Saan kaya pina-order ni Michael ang adobong paang baboy? Baka kung sakaling masarap, u-order din ako. Sa susunod na buwan kasi birthday ng anak ko. Wika ng isa naming kasamahan. Sinabihan naman siya ng iba na tanungin na lang si Michael na sinang-ayunan naman nito. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik na si Michael sa aming mesa. Dala nito ang isang mangkok na may lamang adobo. Noong ilapag niya iyon sa aming mesa, napatingin ako roon. Nakaramdam ako ng pagkatakam dahil tila masarap ang pagkakaluto ng putahing iyon. Wow! Isang masarap na pulutan sa inuman! Sakto! Wika naman ang isa ng aming kasamahan, kaya isa-isa na rin kaming kumuha mula sa mangkok. Kaagad namang nilantakan ng aking mga kasamahan ang mga nakuha nila. Ako naman ay tiningnan muna ng maigi ang nakuha ko. Hindi ko alam Kuya Barry kung bakit, pero pakiramdam ko ay kailangan ko munang kilatisin iyon. Abala ako sa aking ginagawa nang magtanong ang isa naming kasamahan sa inuman. Paring Michael, sa mo ba in-order tong adobong ito? Masarap ito ah. O-order din ako sa kaarawan ng anak ko. Saad ng kasamahan namin. Napatawa naman ng mahina si Michael bago ito sumagot. Ah, yan ba? Sa bayan ko lang in-order yan. Doon sa bagong pwestong karinderya sa bayan. Natikman ko kasi nung kumain ako roon eh. Kaya nagtanong ako kung pwedeng umorder sa kanila. Nang sabihin naman nilang pwede, hindi na ako nagdalawang isip pa kasi masarap talaga. Mahabang tugon naman ni Michael. Napatango lang kami dahil sa sinabi niyang iyon. Sa kadahilanang tila nasarapan naman ang aming mga kasamahan, nagpasya na sana akong kainin ang hawak kong adobo. Nang maisubo ko iyon ay napatango na lang ako. Tulad nga ng sabi ng mga kasamahan ko ay masarap nga ang pagkakaluto ng adobong iyon. Wow, masarap nga. Makabili nga rin ako nito sa bayan sa susunod. Wika ko naman. Nagpatuloy naman ang aming inuman hanggang sa nalasing na nga ako Kuya Barry. At doon na nga nakatulog sa bahay nila Michael. Kinaumagahan naman noon, nagpaalam na ako sa aking kaibigan at nagpasalamat na rin dito bago ako umalis. At dahil nga sa natikmang kong masarap na adobong paanang baboy na binebenta sa bayan, ay nagpasya akong bumili na rin. Kuya Barry, dumiretso ako sa bayan upang puntahan ang sinasabi ni Michael kung saan siya nakabili doon. Nang makabili ako, ay umuwi din naman ako kaagad sa aking bahay at saka kumain. Habang kumakain ako, ay hindi ko maiwasan ang matakam dahil talaga sa sarap ng adobong paanang baboy na ulam ko ng mga sandaling iyon.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Subalit, nasa kaligitnaan ako ng aking pagkain nang mapaisip ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at nasabing, talaga bang paa ito ng baboy? Hindi ko alam, pero tila nabuo lamang ang tanong na iyon sa aking isipan. Napailing pa nga ako dahil sa naisip ko at napagpasyahan na lang na ipagpatuloy ang aking pagkain. Patapos na sana ako sa aking pagkain noon nang mapatigil ako. Napatingin ako sa dalawang pirasong adobo na natira sa aking mangkok. Kinuha ko ang mangkok at saka tiningnan ng mabuti ang dalawang pirasong adobo na naroroon. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla akong nakaramdam ng kaba nang may napansin akong kakaiba roon. Kinuha ko ang isang piraso ng adobo at inilapit iyon sa akin. Binusisi ko iyon at nagulat ako nang may nakita ako roon. Hindi ako mapakali dahil sa mapagtanto kong tila hindi iyon paa ng baboy. Dahil doon, dali-dali akong pumunta sa kusina ng aking bahay at hinugasan ang hawak kong piraso ng adobo. Nang mahugasan ko iyon, Kuya Barry, muli ko iyong binusisi. Ay, put, hindi maaari ito. Naibulalas ko na lang sa aking sarili. Nagtaka ako dahil tila kahugis naman iyon ng paa ng baboy. Ngunit bakit may tila maliit na tato na naroroon? Naisipan ko na kumuha ng kalamansi at hiniwa iyon. Walang pagdadalawang isip kong piniga iyon sa hawak-hawak ko. Naghintay ako ng ilang sandali at nagulantang ako nang biglang bumula ang pirasong iyon at walang ano-ano ay tumambad sa aking harapan ang putol na daliri ng isang tao. Napamura ako dahil doon at saka hindi ko na napigilan ang mapaduwal dahil sa aking nakita. Halos manghina ako nang mailabas ko ang lahat ng kinain ko ng mga sandaling iyon, Kuya Barry. Anak na, kaya naman pala masarap ang pagkakaluto nila ng putahing iyon dahil may kakaibang paapala silang ginagamit. Wika ko pa sa aking sarili at saka inilibing na lang sa likod ng aking bahay ang putol na daliri at ang natira sa adobong nabili ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nadiskubre ng araw na iyon. Dahil doon, ikinuwento ko iyon sa mga kaibigan ko sa aming baryo. Maging sila ay hindi rin makapaniwala sa narinig nila sa akin. Kung kaya't dahil doon, bumili din sila ng adobong paa ng baboy kung saan ako bumili. At tulad ko, pinatakan din nila iyon ng kalamansi. Napamura na lang ang mga ito nang tumambad din sa kanila ang putol-putol na daliri at ibang parte ng tao. Mabuti na lang hindi pa ako nakakatikim ng adobo roon at nadiskubre kaagad natin na hindi naman pala totoong paa ng baboy ang ginagamit nila sa kanilang pagluluto. Mga aswang ang mga tao roon at marahil ginagamit nila ang kanilang kakayahang manlinlang sa tulad natin para may mabiktima sila. Mahabang wika ng isa sa mga kapitbahay ko. Napailing na lang kami at ayon pa sa kanila, ikakalat nila ang tungkol sa karinderyang nagbebenta ng adobong paa ng baboy. Hindi naman sila nabigo at kumalat nga sa aming baryo at maging sa Karatig baryo namin ang tungkol sa bagay na iyon. Halos lahat ay hindi makapaniwala
dahil muntikan na raw silang bumili sa karinderyang iyon. Gayong tila masasarap ang pagkakaluto ng putahe roon, lalo na ang kanilang adobong paanang baboy. Kaagad ding pinuntahan ng mga tao ang karinderyang iyon. Subalit, sarado na ito at wala ng taong naroroon. Marahil ay alam na rin ng aswang na naroroon na alam na ng mga tao ang kanilang lihim. Kaya nilisa nila ang bayan namin. Mabuti na lang din, Kuya Barry, umalis na ang mga ito at hindi na bumalik pa. Dahil kahit papaano po ay wala na kaming pangamba na makakabili ng mga putahing luto sa karne at putol-putol na parte ng katawan ng tao. Noong araw ding iyon, Kuya Barry, pinuntahan ko kaagad si Paring Michael upang ikwento ang lahat ng nangyari. Maging siya ay gulat na gulat din sa kanyang mga narinig mula sa akin. Kung kaya't hindi kami nag-aksaya ng oras, pumunta kami sa isang albularyo na kilala dahil kinakabahan din kami sa maaaring mangyari sa amin. Noong makarating kami sa bahay ng albularyo, ay parang alam niya kaagad kung ano ang sadya namin sa kanya. Gulat na gulat kami dahil binanggit niya kaagad ang tungkol sa adobong paanang baboy. Natigilan lang kami. Wala kaming nagawa kundi ang tumango lang. Maya-maya'y gumamit siya ng sari-saring sangkap, dinikdik na dahon at mga tuyong kahoy. Saka ito inilagay sa isang basong tubig. Nagkaroon ng kaunting orasyon bago ito ipinainom sa amin. Nakailang balik din kami ni Paring Michael sa albularyong ito bago tuluyang nasabing ligtas na kaming dalawa sa pangyayanggaw ng aswang na iyon. Hindi ko pala nabanggit, Kuya Barry, na pati ang asawa ni Michael ay isinama rin namin doon. Umuwi akong hapong-hapo, ngunit nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking isipan. Nadala na tuloy ako, Kuya Barry, sa tuwing kakain ako sa mga karinderya. Hindi na ako umu-order ng adobo. Hindi dahil sa duda ako, kung hindi parang nagkaroon lang ako ng phobia sa lutuing iyon. Ngunit lumipas ang mahabang panahon, ay naibalik ko rin ang pagkain ng adobo simula nang lumipat ako dito po sa Laguna. Nawala na siguro ang phobia ko. Natutunan ko muling kumain ng adobong paa ng baboy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po ng marami. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Adonis. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo. Oh.